rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby. Nanimbag nga aldaw kada time ni Kapsat. So ilalagay natin sa 10 meters, 15 meters at saka 20 meters para makita natin yung kanyang groupings, dahil may binago tayo sa ating laruan. So pinalitan natin yung kanyang barrel ng mas maliit yung kanyang butas. So bali yung clearance lang niya sa loob, yung allowance ng steel ball na 8mm. So meron lang siyang 0.5 siguro dahil napakaliit. So yan yung kanyang barrel. Bali pinalitan natin siya ng aluminum. So aluminum barrel na mas maliit yung butas niya sa loob. So testing natin yung steel ball. So ayan. So halos dikit. Halos fit din sa ating barrel, yung ating 8mm steel ball. So napakaliit lang, nasa 0.5mm lang yung kanyang clearance sa loob. Ayan. At may dinagdag din tayo dun sa dulo ng kanyang barrel dun sa loob. So explain natin mamaya. Subukan muna natin sa 10 meters. So ilagay muna natin yung ating target. So tignan natin ngayon yung ating tinamaan sa distance natin na 10 meters. So ito yung kanyang groupings. Ayan. Alos pumasok lahat dun sa ano. Meron lang dalawa. Ayan, 1 tsaka 2. Ayan. Dalawa yung napunta sa labas. So sa distance natin na 10 meters. So ayan yung tinamaan natin. So kahit papaano okay na rin dahil pumapasok naman yung bala natin sa ayan dun sa target natin na 5 peso coin yung laki. So nakapag-set na tayo ng target sa 15 meters. Ayan, yung kulay blue na yun. So try natin ulit kung paano yung kanyang groupings. Sa So ito yung groupings natin sa 15 meters. So ito yung target natin. So same size dun sa una kanina. So
bali 6 shots. Tapos ayan, 1, 2, 3, tapos 3 yung napunta dito sa loob, ano, sa gitna ng block. Ayan. So sa 15 meters na distance natin. So lagay ulit tayo ng panibagong target sa 20 meters naman para makita din natin yung groupings niya, kung may pinagbago ba. So tingnan natin yung ating tinamaan sa 20 meters. So ayan. So ito yung first shot natin sa baba. Tapos nag-adjust tayo ng second and third shot hanggang sa last shot natin. So, ito yung pangatlo, medyo nalihis. Pero ito yung iba, no. So naipasok naman natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 6 shots. So naipasok natin yung 3 dito. So sa distance natin na 20 meters. So nakita na natin yung groupings niya sa distance na 10 at 15 and 20 meters. So kahit papano may mga naipapasok naman tayo dun sa target natin na kasinlaki ng 5 peso coin. So ayan, ito. So kahit papano may mga naipapasok naman tayo. So, ito yung 15 meters kanina. And then, ito yung 20 meters. Dun sa 10 meters natin kanina, so, merong dalawa na napunta sa baba. Pero, kahit papano, pasok pa rin siya dun sa nilagay natin na itim. Na, yan, yung ganito niya. Target natin. So, ayos pa rin yun dahil 5 peso coin lang naman yung laki ng target natin. So yung dinagdag pala natin dito sa ating barrel, so ngayon i-explain lang natin kung paano natin yun ginawa. So sinubukan pala natin yung suggestion ng isa nating subscriber. So lagyan natin ng half up. So experiment tayo, sinubukan natin sa ating laruan. So kahit papaano may pinagbago naman sa kanyang accuracy, at saka mas malayo ng konti yung inaabot ng bala dahil dun sa half up na nilagay natin. Okay, dun sa half up natin, so bale ito yung ating barrel. Ayan, yung ating barrel. Then dito yung sa likod, ano, ng ating laruan. Ayan. So, ito yung ating elbow. Ayan. So, bale yung unang nilagay natin na kanyang stopper na magnet. So, bale dito sa ilalim, isa. At saka sa taas. Ayan, para talaga mapunta yung 8mm steel ball dito sa dulo. And then, naglagay din tayo ng maliit lang na wire dito para hindi dumiretso yung steel ball dito sa kanyang elbow.
Ngayon, yung kanyang hap-hap, bali naglagay ulit tayo ng dalawa pang magnet. Pero dito sa taas, ayan. Dalawang magnet dyan. Para kapag lalabas yung 8mm na steel ball, so andito yung 8mm steel ball. Pagka lalabas, yung kapit niya nasa taas lang. Ano? Ayan. So bali, yung ikot ng steel ball, paganyan siya, nalalabas. So kagaya ng sa airsoft na ayan, nilagyan ng half-up, yung ikot ng bala ay paganan. Ayan. So bali, yung lipad ng bala medyo tataas ng konti. At para mas malayo yung pupuntahan ng bala. So yung half-up na nilagay natin sa ating laruan, bali hindi pa natin masyadong kabisado dahil bagong lagay lang natin. Ano. So mas maganda siguro practicein pa natin ng mabuti para alam natin yung lipad ng bala sa mas malayong target. So kahit pa paano dun sa 15 meters na ipapasok naman natin yung steel ball ano dun sa target natin na kasinlaki ng 5 piso. Kahit sa 20 meters, may naipasok naman tayong tatlo. Then, sa 10 meters naman, pasok lahat. Ano? Medyo sumabit lang konti yung dalawa. Pero, dun pa rin sa loob ng nanilagay natin na target.